Hello kaibigang YouTuber, isa sa mga struggles ng karamihang maliliit o malalaking YouTuber ay ang burnout. Kung ikaw ay isang small YouTuber ay nakakaranas nito, hindi ka nag-iisa. Gaya ng isang big YouTuber na si Scott Kramer, passion niya ang paggawa ng YouTube videos na sa tingin niya ay maganda. Pero ang algorithm ay minsan hindi na ipupush ang kanyang mga videos. Minsan ay okay naman. Nakakaranas din siya ng pagod sa paggawa ng kanyang mga videos. Minsan ay nababawasan siya ng mga subscribers kung medyo nag-iiba ang kanyang content. Pero ganun daw talaga, kung ayaw ng mga viewer ang kanyang ilang video upload ay malaya silang mag-unsubscribe. Ganun pa man ay naaapektuhan pa rin siya kapag nare-review niya ang kanyang analytics. Ako man kaibigan ay nakakaranas din ng burnout sapagkat ang narration videos ay hindi ganun kabilis gawin. Inaabot ako minsan ng 3 to 5 hours sa pag-i-edit ng isang 2-minute video o minsan 2 araw kung mas mahabang video. Ang nakaka-burnout kaibigan ay sa dami ng mga video upload sa YouTube ay humihigpit ang competition at nagdedepende ang mga viewers kung sino ang mas pipiliin nilang panoorin. Pero alam ko kaibigan, it takes time minsan. Depende sa content na ilalabas mo. Kadalasan, mga trending topics ang nagki-click sa mga viewers. Pero dahil iba-iba naman tayo ng channel concepts ay nagdedepende pa rin ang growth ng channel mo sa content na ilalabas mo para makakuha ka ng mga new subscribers na magugustuhan ang channel mo. Kaya base sa aking obserbasyon bilang isang small YouTuber, maraming channels ang nag-iiba ng content or concept para itry makisabay sa gusto ng mga viewers upang matulungan lumaki ang kanilang channel. Kasi nga naman, sayang ang panahon. Iba-iba kasi tayo ng objectives at goals. Kaya kung passion mo ang pagiging isang YouTuber, ay push lang kaibigan. Nakaka-relate ka ba dito kaibigan?